Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hanggang may oras at may pagkakataon ka pa para ipakita sa taong mahalaga sa iyo ang tunay na kulay ng mundo. Gawin mo na para kung dumating man ang panahon na maging madilim ang mundo, may mga alaala siyang babaunin kasama ka. Kahit tuluyan nang nawala ng liwanag ang paningin ng taong binigyan mo ng kulay ang mundo. Naging normal na ulit si Kokoy. Di ko alam kung anong nangyari sa kanya. Mukhang ayaw niyang malaman ko. Kaya si Jubal na lang talaga yung tatanungin ko tungkol sa bagay na yun. Kaya naman ito, dahil wala kaming ginagawa ni Kokoy, inaya niya ako sa ilog, maligo daw kami. Kaya naman sumama ako, kasi ang init ng panahon eh. Kokoy, sabi nga pala ni tatay, mga isang buwan lang kami dito, bakasyon lang. Tapos babalik na ulit kami sa ibang bansa. Wika ko habang naglalakad kami. Ganun ba? Okay lang. Ang mahalaga ngayon ay magkasama tayo. Kaya dapat mag-enjoy lang tayo palagi, Ellie. Wika naman ni Kokoy. Tama ka, Kokoy. May iklima ng panahon na magkakasama ulit tayo. Pero pupunuin ko ng masasayang alaala ang bawat oras na kasama kita. Wika ko naman. Ellie, ang drama mo naman. Oh, nandito na tayo. Medyo madaming bata. At saka, ayun si Jobel oh. Tara, puntahan natin. Wika ni Kokoy, kaya ito. Bumaba na kami sa ilog. At nagtungo na kami doon kay Jubel. Kasama niya yung batang pari. Uy, Jubel. Nandito ka lang pala. Ayos ah. Di ka na umuwi sa bahay ni Lolo. Mukhang may ibang inuuwian ka na. Uwi ka ni Kokoy kay Jubel. Loko ka, Kokoy. Kasama ko lang si Jun. Busy ka kasi, tol. Kaya sa kanya na lang ako nagpapasama sa paggala. Wika ni Jubel kay Kokoy. At eto, habang nakatayo ako sa gilid ng ilog, ang daming bata na naghahabulan. At yung isa, eto, itinulak ako. Buti na lang at marunong akong maglangoy. Kaso, mababaw lang pala. Hanggang bewang lang yung tubig. At saka ang lamig sobra. Ay naku, mga lokong bata. At dahil nakikipagkulitan si Kokoy kay Jubel, ako naman eto, nilapitan ko yung batang tumulak sa akin. Ihilahin ko yung patilya, ang kulit kasi ng dalawang batang ito. Hoy, kayong dalawa, lumapit nga kayo dito. Wika ko sa dalawang bata. Kuya, hindi ako, siya yun. Kasi itinulak niya ako kaya bumangga ako sa iyo. Wika ng isang bata. Hindi kita itinulak. Sadyang hindi ka nakatingin kaya nabangga mo si kuya. Wika naman ng isang bata na nagsisisihan kung sino ba ang tunay na may kasalanan. At eto, mukhang lumalala ang sitwasyon dahil sa akin. Kasi yung dalawang bata, nag-aaway na. Ay nako. Bahala nga sila sa buhay nila. Kaya eto, bumalik na ako kung asan na sina Kokoy. Uy, Ellie. Bakit ka nakikipag-away sa mga bata? Hayaan mo na. Sadyang ganyan ng mga bata ngayon. Makukulit sobra. Wika ni Kokoy. Hindi ako nakikipag-away ah. Tinanong ko lang kung bakit ako tinulak. Tapos ayun, nag-away na sila. Wika ako naman. Eh di kasalanan mo nga, Ellie. Dapat di ka na nagtanong.
at saka Ellie. Dito ko lang sa tabi ko. Huwag kang magpunta kung saan saan. Alam mo naman na ayaw kitang nawawala sa paningin ko. Wika ni Kokoy. Napatingin tuloy sa akin si Jubel at si Jun, ang batang pari. Sige, pre. Maiwan na namin kayo. Kanina pa kasi kaming naliligo sa ilog eh. Wika ni Jubel. At eto, umalis din sila agad. Tingnan mo yun si Jubel. Umiiwas talaga. Eh halata naman na mukhang nagkakamabutihan na sila. Wika ni Kokoy. Bakit ka ba naiinggit, Kokoy? Wika ako. Tapos ngumiti lang si Kokoy at tumingin sa akin. Tapos hinila ako dun sa malalim na bahagi ng ilog. Hindi naman sobrang lalim. Mga hanggang leeg lang yung tubig. Kaya eto, nakatayo lang kami. At si Kokoy parang sira. Kasi naman yung nguso niya tumitilos. Parang gustong magpahalik. Baliw ba siya? Eh, ang daming tao. Kokoy, tigilan mo ako ha. Wika ako. Ellie, ano bang iniisip mo? Ang ibig kong sabihin, tumingin ka sa likod mo. Wika ni Kokoy. Kaya eto, paglingon ko sa likod ko. Aba, yung dalawang bata na nag-aaway kanina, eto, nakasakay na sa puno ng saging na patungo sa amin. Kaya naman, lumubog kami ni Kokoy. Kasi tatamaan kami ng katawan ng saging eh. Ang kukulit ng mga batang yun. Nako, kaya eto, habang nasa ilalim kami ng tubig, hinila ako ni Kokoy. Tapos, pilit niyang inilalapit ang mukha ko sa kanya, kaso ayoko. Sabalit nung di na ako makahinga, eto, sinubukan ko kasi naman. Alam ko ang gusto ni Kokoy na mangyari. Kaya ayun, nagpalitan kami ng hininga sa ilalim ng tubig. Medyo kakaiba sa pakiramdam, pero na-enjoy ko naman. Ang tagal nga namin sa ilalim ng tubig eh. At paglutang namin, parang nahiya ako sa nangyari. Si Kokoy kasi ang kulit. Nakakarami na talaga siya sa akin. Bakit ba niya ginagawa sa akin yung mga ganun? Naiilang tuloy ako. Ellie, anong nangyari sa'yo? Umarap ka nga dito. Dali na. Bakit ba nakatalikod ka? Ha? Alam ko na ang gusto mo. Wika ni Kokoy. Kokoy, pwede ba? Huwag mo nang ulitin ng ganun. Wika ako naman habang nakatalikod pa din. Oo na, hindi na. Umarap ka na dito. Wika ni Kokoy. Kaya ito, umarap na ako. Kaso pagharap ko kay Kokoy, natawa ako. Kasi naman yung dalawang bata, nakakapit na sa balikat ni Kokoy. Buisit na mga bata yun ah. Pag-uuntugin ko na talaga yun. Tara na nga tol, mag-shota ata ang dalawang ito eh. Uwi ka ng mga bata. Tapos ayun, lumayas na sila. Buisit na mga bata yun ah. Pero bakit ganito ngumiti si Kokoy? Parang kakaiba. Uy, Kokoy, bakit ganyan kang ngumiti, ha? Ano gusto mo? Tanong ko. Ikaw, wala nang iba. Mahal kasi kita, Ellie. Kaya kung okay lang sa'yo, pwede ba na mag-shota na tayo? Wika ni Kokoy. Parang medyo nabigla tuloy ako sa sinabi ni Kokoy. Kasalanan ito nung mga batang yun eh. Kapag talaga lumapit sila ulit dito, nako, malilintikan sila sa akin. Uy, Ellie, sagot na. Ang tagal sumagot eh. Para naman malaman ko kung
Iyahatid na ba kita sa simbahan tapos uuwi na ako sa bahay ni Lolo? O mananatili pa tayo dito sa ilog kasi masaya tayo pareho? Yes or no? Wika ni Kokoy. Parang napipina naman ako. Di ako makapagsalita eh. Kaya naman eto, hinila ko na lang si Kokoy sa ilalim ng tubig. At dito ko ipinaalam sa kanya ang sagot ko sa pamamagitan ng isang halik. Nagpalitan na naman kami ng hininga sa ilalim ng tubig. Medyo matagal nga kaming nasa ilalim eh. At paglutang namin, okay na. Alam na ang sagot kahit di ako magsalita. Minsan talaga, kahit di ka magsalita, ay kaya mong iparamdam ang tunay ng pagmamahal mo sa isang taong sagot sa hiling mong maging masaya sa isang mapaglarong mundong ginagalawan mo. Pero di maalis sa isip ko yung nangyari kay Kokoy kaninang umaga. Parang tila ba nawalan siya ng paningin. Gusto ko sanang magtanong. Pero mas maganda siguro kung siya mismo ang magkukusa na ibigay ang sagot sa mga katanungan sa isipan ko.